Habang dulot ng high tide sa isang isla sa Bohol, tinapata ng high energy na isang grupo ng mga TikTokerist. Sige lang sila sa pagsayaw habang nakalubog sa baha ang kalsada na nagsilbi nilang stage. Pero sa likod ng kasiyahan na yan, meron palang malalim na kwento ang pagbaha sa isla. Alamin natin sa pagtutok ni Oscar Oida. O diba? Kung koryo at koryo lang, talaga namang mapapaindak ka. Mapapasabay sa pag-sway sa grupong ito na basang-basa sa baha. Team Kabuhe kung tawagin nila ang kanilang grupo. Kamakailan, nakipiesta sa Batasan Island, isang isla na sakop ng munisipalidad ng Tubigon sa Bohol. Tiyempong high tide, kaya nang umabot sa kalsada ang tubig, halabira sa paghataw. Maganda po kasi yung tubig. Tapos, first time po namin doon nakapunta na tumaas yung tubig at umabot sa kalsada. Kaya, nag-tiktok kami. Bagamat di nila inaasahan, ang kanilang video nag-viral daw nang may post sa social media. Pero teka, how come wala kayong mga suot na face mask? Actually, yung island is wala, secluded, tapos wala naman kasing case doon sa kanila talaga. There are zero case doon sa kanila. Kaya safe naman. Wala naman kayong dala, ha? Pagpunta namin doon, nakaswab pa kami. Kaya we're so confident na pumunta doon. Kinumpirma naman ng Municipal Health Officer ng Tubigon na sa kasalukuyan ay wala ngang kaso ng COVID-19 sa naturang isla. Pero ganun pa man, dapat daw sundin pa rin ang mga minimum health and safety protocols para makasiguro. Para hindi samawaan ng sakit kasi may local transmission tayo ngayon. Pero sa likod ng masayang mga eksena, may malalim na kwento sa likod ng pagbaha sa isla. Nagsimula daw yan matapos ang magnitude 7.2 na lindol sa Bohol noong October 2013 na naging dahilan para lumubog ang lupa sa naturang isla. Yung mga isla offshore ng north side ng Bohol kasama na yung Batasan Island ay lumubog ng mga close to 1 meter. Kaya kung mapapansin mo, yung siyempre yung dating angat na angat sa lupa ay lumubog. Kaya tuwing magkakaroon ng high tide ay mas lubog pa sila kaysa sa dati. At bunsod ng climate change, maaari pa raw magkaroon ng mas pagtaas ng tubig sa naturang lugar sa hinaharap. In the immediate future, pwedeng dumaan yung bagyo dyan. Mas dangerous yan kung malalakas ang alon. No? So, mahirap sa mga kababayan natin. Oscar Oida, nakatutok, 24 Oras.